السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Parang vlog number 12 na natin to. May mga nakalaan na akong mga usapin na tatalakayin. Subalit nadaanan ko kanina habang nagbabrowse ako ang nanggagalaiting video ni Coco Martin. At pinakinggan ko, hindi ko sana pupunahin to, pero mali ang kanyang sinasabi, parang kulang na lang maghikayat siya ng sedition. Ibig sabihin, mag-rebellion na walain ang pagtitiwala ng tao sa gobyerno. Pinuna ko, napansin ko na naninisi siya, sinisisi niya ang administrasyon, lalong-lalo ng NTC. Of course, ang dedirato ni President Duterte dahil nga sa pagkakatigil ng operasyon ng EBS-CBN. Pues, ganito po yun. Tutundukan natin to after this. Huwag na natin talakayin to kasi nagiging bubu tayo eh. Kung ano ang kabubuhan po ni Coco Martin, huwag natin gagayahin. Pinapakita niyang sinisisi niya ang gobyerno. Wala talagang utak ang taong ito dahil hindi niya alam na walang tumig nagpatigil sa operasyon ng EBS-CBN kundi ang pagtatapos ng kanilang prangkisa. Ibig sabihin, ang buhay ng prangkisa nila ay hanggang May 4. Nung umabot ang May 4, pag pinalawig mo pa yon, hindi po pwede kasi illegal na sila. So parang pwede na silang pusasan gaya ng mga nagbibinta ng shabu. Ano, gusto mo ba Coco Martin na pusasan ka? Dahil illegal ang operation mo. Yung isa pang sinasabi, paulit-ulit, sinabi na nga sa Kongreso, verified, na only 2,261 na regular empleyado ang EBS-CBN. Paulit-ulit niyo sinasabi para i-condition ng utak ng mga Pilipino na kawawa ang 11,000 na empleyado na nawalan ng trabaho sa EBS-CBN. Huwag nga ninyong ligawin. Huwag ninyong lituhin lalo ang Pilipino. Lito-lito na ang mga Pilipino ngayon, majority, kasi nga hindi makalabas ng bahay dahil nga sa COVID-19, mga lockdown, tapos hindi nagkakasya yung rasyon ng gobyerno, idadagdag mo pa ang parang hihikayatin mo sila mag-rebuilde at mawalan sila ng respeto sa pamahalaan. Aba, hindi dapat yun. Yung pangpelikula mo lang yun. Hindi ka karapat dapat na model na gayahin si Fernando Poe Jr. Siya ay, iba yun, hero idol ko yun. Pero dati, natuto ako at ikaw, Coco Martin, ay parang sumusunod sa mga yapak, nagpapakumbaba sauna. Pero sa nakita ko sa video, daig mo pa si Lucifer, tinubuan na sa gitna na, dito na yung sungay mo. Hindi po pwede yun, waka nangahamon ng suntukan, yung makikipagpatayan. Pumunta ka sa Marawi, subukan mo minsan. Okay, dito sa bahay ko. Makikita mo ang hinahanap mo, matanda ako. Para mabago yon. Hindi sa sasaktan kita. Pangangaralan kita para malaman mo kung ano. Pero kung naghahanap ka ng sakitan, pagbibigyan kita, Coco Martin. Anuhin lang natin to, ganito to. Ilagay natin sa right perspective, yung sa kinalalagyan. Yung pinakikita niyo na mahal niyo ang 11,000 empleyado dahil mawawalan sila ng trabaho. Winawalang hiyangaanan niyo yung more than 8,000. 2,000 plus lang, 2,261 ang regular na empleyado. Yung iba ay talento. Kung makautot lang ng konti na hindi niyo nagustuhan, tatanggalin niyo. Nang gagalaitin na, isa na rito si Robin Padilla, isa na rin si Sharon Cuneta, minsan na nasagingan ninyo. Ito si Jubert Socaldito. Abay, 17 years na nagtatrabaho sa inyo, nagpapakawalan niya pa nga sa inyo. Pinapirma niyo ng kontrata, bigyan niyo ng pinutol yan. Ano ba, ganun lang yan kasi sinabi ko sa unang episode ng aking vlog.
gamitan lang ito sa media, malaki kayo. Gaya rin ang Manila Bulletin, 26 years akong nagtatrabaho dyan. Pero hindi po ako empleyado, correspondent lang freelance. Kung hindi nga ako nagka-claim, pinababayan ko kung babayaran nila yung story ako dahil nga meron akong pinaglalaban. Kusa, yung hindi naririnig yung panig ng mga Muslim Pilipinos, Bangsamoro. Malabas lang yung hinaing ng aking mga kabayan, kapatid na Muslim, Bangsamoro, okay na sa akin. Pero yung hindi ka bigyan ng ID card na nagpapakilala, ikaw ay correspondent ng Manila Bulletin, ay kaungasan yun. Wala kayong pinagkaiba, ABC Minutes at Manila Bulletin, puro demonyo. Mapagsamantala habang kaya ninyong masarap niyong gamitin ng tao, kinukop-kop nyo pagka wala na kayong hindi niyo makita. Parang busi-busi kayo. Ikaw, Coco Martin, nambubuhos ka raw ng tubig sa mga trabahante mo dahil nga napagod sila, binuhusan mo. Hindi gawain yan. Ang artist ay dapat modelo ng kabutihan dahil hinahangaan kayo. Maraming humanga sa'yo, kaya nga si Best Ganda tuloy. Lumaki na rin ng ano niya, sa kapopularan ng probinsya, no, kala nila hindi matitigil. Eh, di sinakyan kayo ni Pastor Kibuloy, natigil nga. Pero mali, ang inyong, you are barking at the wrong tree. Hindi po ang gobyerno ang dapat niyong anuhin, ang dapat niyong sisihin, ang opisina niyo. Alam na ninyo na magtatapos ang prangkisa niyo sa May 4. Pinagandaan ninyo dapat yan. Last year pa, pinagandaan na ninyo. Naglalarga na. Tsaka yung sabi mo, pinakamalaki ang buwis ninyo. Otot, hindi nga kayo. Sinabi niyo, no? Huwag mo sabihin sa akin, magsisinungaling si House Deputy Speaker Marcoleta. Eh yun, sa kanya, detalyado. Sa BIR, ang binayaran lang ninyo noong 2018 ay 150 million. Ang GMA na kalaban nyo, na mas maliit pa nga silang outfit, ay almost 1.7 billion. Ano ka? Hello? Kung ano-anong pinagagawa ninyo, yung libre na air, si Ning Juliano, personal ko pong kaibigan yan, kilala yan, kasi taga Cotabato yan, siya ang presidente ng organisasyon na may kinalaman po sa ating airing. Libre nga yung airwave ninyo, pinababayaran pa ninyo, pay-per-view. Diba, kabalang yan. Tapos kunwari, nagbibigay donation din siya. Foundation lang po yan. Pagka-donate siya, ipaminigay. Kayo, magbabawas. Nak ng tipaklong. Pakabait ka, Coco, dahil alam mo, marami ka pang aabutin, bata ka pa. Pero yung ganun nang sasabak at manghahamon ka, suntukan, patayan, Diyos ko, pag binili ka, hindi ka aabutin ng 30 o 40, patay ka na. Pakabait ka, iho. Sana, ang mga Pilipino, huwag po maniwala sa mga ganun hihikay at tingkay, mawalan kayo ng tiwala sa gobyerno. Dahil kapag wala ka ng tiwala sa gobyerno, there is going to be chaos. Okay lang kung marapat na sisihin natin ang gobyerno. Ganitong kalagayan natin sa COVID ngayon. Sino yung sisisihin mo? Ang sisihin dito, yung tadhana. Pwede mo bang gawin yun? Bukod tangi, kung malaman natin ang ginaw ato ng tao. Pero ito ay pagsubok sa atin ng Panginoon. Ang solusyon po dito, manalangin tayo sa Panginoon, hindi yung manghahamon ka. Pwes, kung manghahamon ka, Coco Martin, pumunta ka sa China para turukan kanila ng COVID-19. Dito pa sa bumbunan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.